everyone! Welcome back to our channel. Andito na naman pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia, and happy Thursday po sa inyong lahat. Thursday na, ang bilis-bilis ng panahon, no? Akala nyo wala tayong upload today? Meron! Oo, nung Tuesday lang wala. Hello po, maraming salamat sa inyong pagbisita nitong ating munting tahanan. At kung ikaw ay nakapag-subscribe na, para sa'yo yan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please iwasan mo, hindi yun para sa'yo. Charot. Joke lang. Pero mas magugustuhan ko kung kayo ay nag-subscribe na at nag-click na ng notification bell. At saka lagi nang nag-aabang. At kung wala mang notification, lagi na lang po kayong nanonood, nagre-refresh ng inyong mga YouTube. And syempre nire-refresh yung ating channel kung meron na bang bagong pumasok na upload. Anyways, bilang pasasalamat po at bilang aking taus-pusong pagpapakita ng pag-a-appreciate ko sa inyo namang pag-a-appreciate itong ating content, nako, gusto ko lang magbati o bumati. Hello kay Mary Villaber, maraming salamat. Nako, nalungkot raw siya sa kwento natin nung parang Sunday to na kwento. Ba't ka naman nalungkot? Hi kay Sally and Sandara Undi, maraming salamat sa iyo. Christina Season, Mary Jane Cahodo, thank you so much. Maricel Renes, ayun. Dina Aliparo, maraming salamat. Mary Ann Max, thank you so much. Hello rin kay Wafa Jel, maraming salamat. At nakikinig ka dyan sa Riyadh. Siyempre kay G. Mercadahes, maraming salamat. Gina May Amper, thank you so much sa iyong pakikinig. Merlinda Aguilar, Jeneline Mendez, maraming salamat din. Gilmar, thank you. Marilyn Manara, maraming salamat sa iyo. Jeanette Ramos, thank you. And Maria Lornita Cacho, maraming salamat. Maria Fee Dikit, thank you. Elisa Kapil, Maria Elena Abe, maraming salamat. Sai Segayo, thank you so much sa iyo, Sai. And Diana, hello po. Hello rin kay Kimberly 115, maraming salamat. Remy Pangilinan, Chazzy, Jonalyn Rojas, Joanne Bilyusilio, maraming thank you sa iyo. Didi Valencia, maraming salamat, Didi. Thank you so much sa iyong pakikinig. And syempre kay Liza De Castro, maraming salamat all the way from Israel. Thank you sa iyo at sa iyong pakikinig. The Sec 2980 and Soto Jocelyn's channel, Maria Rapada. Maraming salamat. Veron Amparo, Guimaras Girl, Julie Rodriguez, Rexta Bugo. Maraming salamat. Tagabugo talaga. Hello rin kay Jay Ranoy, Liza Chen. Hello rin kay Marchim Villanosa. Maraming salamat. Parang first time kong mabasa yung pangalan mo. User Rose, thank you. Maraming salamat din kay Julieta Estrablabio. Maraming thank you sa'yo. Hello rin kay Talia Piliang Anghel, Lida Hurdy. Maraming salamat. Jonalyn Cabrera, Sally Ruk, maraming thank you sa'yo. Rubilin Jane Espinosa, Zinaida Pabiona, maraming salamat. Geraldine Tejada, Alexander Aison, Loiza Kapapas, maraming salamat. Ang dami nating bago, ah. Hello rin kay Mahe Taguada, maraming salamat. Charlene Baclohan, Helen Bacaron, hello rin sa BFF niyang si Miss Sonny Fajora. Maraming salamat. Hello rin sa mga tagapakinig natin na si Rose Calang, Rachel Paulino, Leo Parcotila. Maraming salamat. Denise Soria, maraming salamat sa iyong pakikinig. Michelle Binetes, thank you. Richel Sornilio, maraming salamat. Hello raw sa pinakamamahal niyang lalaki na si John Ray Cialongo. Sana all. Marivelas Bataan, hello sa inyo dyan. Hello din sa mga taga Kalibuyo, Tanza, Cavite. Hello kay Roda, Eileen, Beth, Cara. Maraming salamat sa inyo. Judith Pagit, salamat. Mary Grace, Rikina, Irene Reyes, maraming salamat sa iyo. Lorena Septimo, SP, maraming salamat. Hello rin kay Trinidad Makatangay, maraming salamat. Miriam Sumagang, Dez Limbo, maraming salamat. Rona Bautista,
Hello rin kay Michelle Aguirre, Normina Kasim, maraming salamat. Rona Bautista Moonchild, hello rin kay Mary Grace Sinadan, thank you. And sa lahat po ng nakikinig na araw-araw po talaga, maraming salamat sa inyo. Rand G. Liagado, maraming salamat sa iyo. Cutie Hot Mom, thank you. Rachel, maraming salamat. Chichi Naos, thank you so much. I roll in kay Nail by Jabel. Maraming salamat sa mga taga-Pangantukan Bukidnon. Hi po sa mga taga-Bukidnon. Maraming salamat sa inyo. Sir Reynaldo De Vera, maraming salamat, sir. Kahit nasa California ka, todo support pa rin. Go, go, go. Thank you so much sa'yo. And syempre, Ariana Fontanos, maraming salamat. Joy Saison, maraming thank you sa'yo. Rogelio De Leon, salamat din. At kay Charisma Martinez, maraming thank you sa'yo. Christina, maraming salamat. Mary Jane, thank you. Hello rin kay Riza, maraming salamat sa'yo. Kay Noemi Ramos, Roselle Mac Dolor, maraming thank you. Bernadette Travellosa, Franklin Lumanao, maraming salamat. Normina, Pero Mary Ann, thank you. And sa lahat po ng nakikinig sa atin, maraming salamat po. Wala pong talagang pagsidlan ang galak na nararamdaman ng aking puso sa tuwing nakakabasa ako, lalo na ng mga panibagong pangalan at yung mga pangalan na araw-araw din na nakikinig sa atin. Maraming salamat. Huwag na nating patagalin. Alam kong excited ka na para sa ating kwento ngayong araw na ito, dito lamang sa paborito mong programa, ang Dear Mama Mia. May mga pagkakataon na kahit ang ayos-ayos na ng buhay ng isang tao, siya rin mismo ang gumagawa para magulo ito. May mga pagkakataon na kahit wala namang problema, gagawa at gagawa ka ng problema para sa tingin mo maging challenging ang buhay mo talaga. Dear Mama Mia, Magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga araw-araw na nakikinig sa iyong programang Kagaya Ko. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Carl, isang lalaki na aaminin ko na medyo may pagka-hopeless romantic, Mama Mia. Noon, akala ko nga ay binabae ako. Kasi ang sabi nila, kapag lalaki daw dapat matigas, kapag lalaki daw dapat malakas. Hindi raw pwede yung lalamya-lamya. Hindi raw pwede sa lalaki yung mahinhin magsalita. At lalong hindi raw pwede sa lalaki yung malambing at hopeless romantic. Pero siguro, Mama Mia, pagkatao ko na rin yun. Dahil hindi ko naman talaga yun mabago-bago kahit ano pang gawin ko. Ang totoo niyan, nung elementarya pa lamang ako, ay lagi akong tinutukso ng aking mga kaibigan at syempre mga kaklase, maging ng mga pinsan ko at iba naming mga kamag-anak, mga tito o tita, lagi talaga akong tinatawag na bakla. Kasi nga, Mama Mia, mahinhin ako. Medyo may pagkamahina pa at medyo sakitin pa. Kaya naman, ang tawag nila sa akin ay Totoy Lamya. Masakit, mahirap. Yun po ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng identity crisis nung elementary hanggang high school. Ang totoo niyan, Mama Mia, inisip ko nga noon na bakit hindi ko na lang totohanin ang pagiging bakla. Total ay mukhang tanggap na rin naman nila. Mama Mia, pinalaki po ako ng isang single mother. Iniwan po kami ng papa ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa papa ko, pero ang sabi ng mama, wag na raw akong magtanong dahil hindi ko rin naman daw maiintindihan ng lahat. Yun ay nung elementary pa ako. Pero nung nag-high school na ako ay nagtanong ulit ako sa mama ko kung nasaan ang papa. Yun kasi ang naiisip kong dahilan kung bakit ako malamya, kung bakit ako sakitin, at kung bakit ako mahina. Dahil walang papa na nagpapalakas ng loob ko. Ang mama ko lang kasi ang bumubuhay sa akin. Siya lang ang naghahanap buhay para sa aming dalawa. Maraming pagkakataon din na wala siya sa tuwing may mga activities kami sa school. Maraming pagkakataon din na naiiwan na lang akong mag-isa.
Yung mga tito at tita ko kasi pare-pareho nang may mga pamilya. Kaya wala talaga akong ibang maaasahan noon kundi ang mama ko. Pero hindi rin naman laging nasa tabi ko ang mama ko. Yun din siguro ang dahilan kung bakit lumaki ako na parang walang self-esteem. Pakiramdam ko kasi noon ay parang walang may gusto sa akin. Pakiramdam ko noon maging ang mga magulang ko ay ayaw nila akong kasama. Noong high school na ako ay nagtanong ulit ako sa mama ko kung anong nangyari sa papa ko. Ang sabi niya, ang papa ko raw, Mama Mia, ay isa pong bakla. Hindi pa ako naniniwala nung una. Akala ko nga sinabi lang yun ng mama ko para masabi niya na tapos na niyang ipaliwanag sa akin ang lahat. Mama naman, wag naman kayong magbiro. Yung totoo naman, siguro ngayon maiintindihan ko na. 16 na ako, mama. Kaya maiintindihan ko na kung anong nangyayari sa mundo. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala, Carl? Bakla nga ang tatay mo. Kaibigan ko siya noon. Nagkainuman kami pagkatapos may nangyari sa amin ang hindi namin sinasadya. At nung malaman niya na buntis ako, iniwan ako nung gaga. Kasi nga raw, hindi raw pwede na dalawa ang maging nanay mo. Mama naman, sabihin mo na nga yung totoo. Carl, isa pa talaga, babatukan na talaga kita. Yan ang totoo. Bakla ang papa mo. Kaya ka nga siguro sa kanya nagmana ng mga kahinaan mo eh. Isa pa, sakitin din yun, katulad mo. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-dami ng pwede mong mamana sa kanya, yun pang pagiging bakla at pagiging mahina ng kanyang katawan. Totoo po ba talaga, mama? Bakla ang papa ko? Oo, Carl, kaya wag mo na siyang hanapin, pwede ba? Sabi ni mama. Pagkatapos niya yung sabihin sa akin, ay dun ako nakumbinsi na siguro nga nagmana ako sa tatay ko. Siguro nga bakla talaga ako, Mama Mia. Yun na lang ang sinasabi ko noon sa utak ko. Pero ang hindi ko maintindihan, kung bakla ako, dapat nagkakagusto ako sa isang lalaki. Pero hindi naman. Noon ngang mga panahon na yun, Mama Mia, ay talagang sumasagi sa isip ko na siguro ang pagiging bakla o ang sexualidad ng isang tao ay namamana rin niya sa kaniyang mga magulang. Pero nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat nung mag-second year college ako. Nakilala ko siya, Mama Mia. Itago na lang natin siya sa pangalang Tessa. Napakaganda niya. Ang totoo niya, nung una ko siyang makita, hindi ko alam kung maniniwala ba kayo pero parang tumigil ang paligid ko. Parang nag-slow mo ang lahat. Parang ang tanging nakikita ko lamang ay ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga labi at ang kanyang ganda. Nakita ko siya habang naglalaro sila ng volleyball sa may barangay namin. Mama Mia, noong una, akala ko talaga ay naiinggit lang ako sa ganda niya. Akala ko talaga ay gusto ko lang na ganun ako kaganda. Ganun po kasi ako ka-confused noon dahil na rin sa sinasabi ng ibang tao sa akin. Pero habang tumatagal, kapag nakikita ko siya, para bang kumakabog ang dibdib ko? Para bang may nagsasabi na siya ang babaeng gusto kong maging ina ng mga anak ko? Hindi ko alam pero hindi ako nandiri sa isipin na yon. Pagkatapos nilang maglaro ay lumapit ako sa isa kong pinsan na kalaro din nila. Grace, tawag ko sa pinsan ko. Uy Carl, andito ka pala. Teka ha, papakilala ako sa iyo. Nako, maganda to. Pwede mo tong make-upan kapag sumali ito sa beauty contest dito sa ating barangay. Sabi niya. Napahiya ako noon, Mama Mia, dahil narinig ni Tessa yung sinabi ng pinsan ko. Tessa, halika nga. Ito nga pala ang pinsan ko, si Carl. Carl, si Tessa. Doon din siya mag-aaral sa paaralan mo, bago sila dito sa barangay natin. Sabi ng aking pinsan. Talaga? Hi, Carl. Nasa anong year ka na? Tanong niya. Nasa second year. Ikaw ba? Ako rin, pero irregular eh. Kasi palipat-lipat ng trabaho yung papa ko.
Pero dito na raw kami for good, sabi ng mama. Ah, ganun ba? Uy, Tessa, kung kailangan mo ng makeup artist, kung sasali ka sa barangay, pag may patimpalak, itong si Carl, magaling to, bakla to, sabi ng pinsan ko. Talaga? Bakla ka? Tanong ni Tessa. Hindi, sabi ko. Naku, huwag kang magbakla, sayang ang lahi mo eh. Sabi niya, sabay kindat sa akin at saka tumalikod. Sinamahan na rin siya ng pinsan ko at ako naman, Mama Mia, ay naiwan na nakatulala lang sa may gilid. Hindi ko talaga maintindihan noon ang nararamdaman ko. Hanggang sa sumapit na ang Lunes at pasukan na ulit. Doon ay bigla akong nanginig nung pagkapasok ko pa lang ng gate ay sumigaw na si Tessa. Carl, andito ka pala, sabi niya. Pwede bang samahan mo muna ako? Hindi kasi ako marunong kung saang pasikot-sikot ba tong mga buildings dito sa enrollment ko, oh. Sabi niya nung pinakita niya sa akin ang kanyang enrollment card. Okay, sige, mamaya pa naman ang pasok ko. Samahan na kita. Mama Mia, mula nga noon ay naging magkaibigan kaming dalawa ni Tessa. Marami ang nanunukso sa akin na bakla. Marami ang nagsasabi sa akin na siguro nga ay kaya kami naging close ni Tessa ay dahil kampante ito sa akin sa pagiging bakla ko. Si Tessa kasi, Mama Mia, ay medyo aloof sa mga lalaki. Ayaw na ayaw niyang nakikipag-usap sa mga lalaki. Kaya naman yung mga kalalakihan sa school namin na nagkakagusto sa kanya ay sa akin po dumadaan. Hanggang sa isang araw, magkakaroon po ng dance ang aming paaralan dahil sa Foundation Day. Ganun po kasi mag-celebrate ang foundation sa amin doon, Mama Mia. Kapag huling gabi na ng foundation, ay meron pong sayawan, masquerade ball kumbaga. Isang araw, magkasama kami noon ni Tessa. Nung bigla kong sinabi sa kanya kung payag ba siya na ako ang maging date niya sa ball na yon. Talaga? Gusto mo nga ako ang makadate mo? Oo, Tessa. Kung papayag ka sana. Oo naman, bakit naman hindi? Mama Mia, tuwang-tuwa ako noon. Yung mga kaklase at mga schoolmates ko na mga lalaki ay nabigla nung ako ang isasama ni Tessa sa mga dance na yon, Mama Mia. Bakit si Carl? Gusto mo bang bakla ang kasama mo, Tessa? Tanong pa ng iba na siya namang ikinagalit ni Tessa. Mama Mia, kahit ano pang sabihin ng ibang tao ay wala akong naging pakialam doon. Ang importante lang sa akin noon ay ang kaming dalawa ni Tessa. Tuwang-tuwa pa ang mama ko nung makita niyang nakatuksido ako. Uy anak, lalaking lalaki ka. Hindi ka talaga mana siguro sa tatay mo, sabi niya. Hindi talaga ma, tsaka may liligawan ako ngayong gabi. Talaga? Sino naman yan? Si Tessa ma. Yung magandang babae na bagong lipat dito sa atin? Naku anak, sana mapasagot mo yun. Kung hindi ba naman, naku, baka pinagtitripan ka na ng iba, baka sinabi na nilang bakla ka. Baka ayawan ka ni Tessa. Sa mga sinabing yon ni Mama ay bigla po akong kinabahan. Biglang nawala ang confidence ko na kanina ko pa pinapractice kung paano ko sasabihin kay Tessa. Nung nasa sayawan na kami, Mama Mia, ay napakaganda niya. Sa aking mga mata ay siya ang pinakamagandang dilag noong gabing yon. At nung nagsayaw na kaming dalawa nung suite, ay inumpisahan ko ng dumiskarte sa kanya. Tessa, may sasabihin sana ako eh. Ano yun, Carl? Tanong niya. Tessa, kasi kanina ka pa kasi ng kasi. Ang ganda mo ngayon, Tessa. Salamat, pero ngayon lang ba? Tanong niya na mukhang may pagtatampo, pero nagbibiro lang naman. Hindi ah, matagal ka nang maganda, pero mas lalo kang nagniningning ngayon. Talaga? Ikaw rin naman, Carl. Ikaw yata ang pinakagwapo dito ngayon eh. Talaga? Hindi ka ba naaasiwang tinutukso nila akong bakla? Tanong niya. Tanong ko.
Bakit bakla ka ba talaga? Tanong niya Mama Mia. Hindi. Patunayan mo nga na hindi ka bakla. Patunayan? Paanong patunayan? Tanong ko. Halikan mo nga ako. Talaga? Sigurado ka ba, Tessa? Baka nagbibiro ka lang, ha? Ang dami ko pang sinabi noon, Mama Mia, dahil gulat na gulat talaga ako nung sinabi niyang gusto niyang halikan ko siya. Pero bago ko pa man matapos lahat ng sasabihin ko, ay bigla na lang akong hinalikan ni Tessa sa aking mga labi. Ako naman ay gulat na gulat pero napapikit na lang at sumunod na lang sa mga halik niya. Nung makita kami ng mga kaklase namin ay gulat na gulat din silang lahat. Yung iba ay nangangantsaw. Yung iba naman ay hindi makapaniwala. Pagkatapos ng gabing yun ay naging kaming dalawa na ni Tessa. Masaya ako, Mama Mia. Masayang masaya. Kaya lang, ilang buwan lang na naging kami ni Tessa ay bigla na lang kaming naghiwalay dalawa. Ang sabi niya kasi ay lilipat na ulit sila ng bahay ng kaniyang mga magulang. Ayaw ko sanang pumayag nun pero ano bang magagawa ko? Mama Mia, sabi ko kay Tessa, pwede naman naming i-work out ang long distance relationship. Kaya lang hindi talaga siya payag sa ganun. Naghiwalay kami pero 2 linggo lang naman. Kasi bigla na namang bumalik sina Tessa sa barangay namin. Ang sabi niya, hindi raw nag-work out yung trabaho ng papa niya kaya ngayon ay nagbabalik sila sa amin. At mula nga noon ay naging mas sweet kami ni Tessa sa isa't isa. Tunay nga siguro ang sinasabi nilang lahat. Love is sweeter the second time around. Mama Mia, nung nagkabalikan din kami ni Tessa, ay dun din may nangyari sa aming dalawa. Akala ko nga noon ay kakayanin kong pigilan ang sarili ko. Meron pa rin iba, Mama Mia, na nagdududa sa pagkalalaki ko. Yung iba ay sinasabi nila na kaya lang daw namin ginawa yun ni Tessa ay para tigilan siya ng mga lalaki sa kakasunod at tumigil na rin daw sila sa pangangantsaw sa akin. Pero wala kaming pakialam ni Tessa noon. Ang importante sa aming dalawa ay nagkakaintindihan kami at nagmamahalan. Nangyari po ang unang gabi sa aming dalawa ni Tessa nung galing kami sa film showing. Meron kasing film showing ang school namin noon, Mama Mia. At nagkataon naman na nagkaroon ng problema. Kaya natagalan bago ito mag-umpisa. 7 p.m. na nung mag-umpisa ang movie. Mahigit 2 oras yun kaya naman mag-aalas 10 na nung natapos ito. At nung natapos na nga ay ihahatid ko na sana si Tessa sa kanila. Pero ang sabi niya ay dumaan daw muna kami para makabili ng makakain. Bakit? Hindi ba nagluto ang mama mo sa inyo? Tanong ko. Wala eh, umalis sila ni Papa. Ako lang mag-isa sa bahay. Talaga? Sige, pwedeng kumain ka na lang muna sa amin pagkatapos hatid kita sa inyo pa uwi. Hindi na, sabihan mo na lang akong kumain sa bahay. Bili na lang tayo, meron naman akong budget, sabi niya. Uy, hindi naman sa budget ang iniisip ko, Tessa. May pera din naman ako, pwede naman kitang ibili. Sige na nga, bili na nga tayo, sabi ko. Bumili kami sa isang fast food, Mama Mia. Medyo marami-rami ang in-order niya, buti na lang talaga at dala ko ang ipon ko nung araw na yon. Pagkatapos ay pumunta kami sa bahay nila. Pumasok kami sa loob dahil nga nakiusap siya sa akin na samahan ko siyang kumain. Kumain na kaming dalawa. Pagkatapos naming kumain ay magpapaalam na sana ako pero ang sabi ni Tessa ay natatakot daw siyang mag-isa sa bahay. Ngayon lang ako maiiwang mag-isa dito. Please naman oh, huwag mo akong iwanan. Samahan mo naman ako dito, sabi niya. Sino ba naman ang makakahindi sa babaeng mahal niya, hindi ba? Kaya naman pumayag na rin ako, Mama Mia. Halika, dun tayo sa kwarto ko. Tessa, sigurado ka ba? Baka mauli tayo ng nanay at tatay mo eh. Ayos lang yun, di pa naman yun uuwi. Bukas na sila uuwi eh. Ano? Bukas? So, magpapaumaga ako dito? Tanong ko. Oo, pero kung ayaw mo, ayos lang naman. Tatawagan ko na lang si Grace. Hindi, okay lang, ayos lang. Hindi na rin papaalisin yun ng mga magulang niya eh. Salamat, baby. Sabi niya sa akin, sabay halik sa aking pisngi.
Tessa, pwede naman na dito na lang ako sa may sofa niyo. Ikaw na lang pumasok sa loob ng kwarto. Natawa siya noon, Mama Mia. Ano ka ba? Natatakot ka ba sa akin? Hindi naman ako nangangagat. Grabe ka naman, no? Hindi naman ako natatakot, pero... Pero ano? Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Amin ko sa kanya. Bakit? Ano bang pwedeng mangyari? Tanong naman niya sa akin, Mama Mia, pero ewan ko ba bakit pakiramdam ko na ang tanong na yon ay may halong panunukso. Tessa, alam mo naman yun eh. Tsaka isa pa, nag-aaral pa tayo. Pareho pa tayong nasa third year college. Baka mapurnada pa ang pag-graduate natin, lalo na ikaw. Bakit nga mapupurnada? Ano bang mangyayari? Tanong naman niya. Tessa, alam mo naman yun eh. Anong alam ko? Sige na nga, pasok na nga tayo sa kwarto mo. Sabi ko, Mama Mia, nung hindi ko na talaga maipaliwanag sa kanya ang gusto kong sabihin. Alam ko naman na alam niya kung ano ang sinasabi ko, pero ewan ko ba kung bakit siya nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan at nagtatanga-tangahan noon. Nung makapasok na kami sa kwarto niya, ay may binigay siya sa akin. Isang kwaderno. Ano to? Basahin mo. Anong babasahin ko dito? At ano to, lesson? Hindi yan lesson. Diary ko yan. Journal. Journal? So ibig sabihin, yung mga nangyari sa araw mo, sinusulat mo dito? Hindi yan ganyang klaseng journal. Journal yan ng mga pangarap ko, ng mga gusto kong mangyari sa akin, sabi niya. At dahil gustong-gusto kong mas makilala pa ang girlfriend ko, Mama Mia, ay binuksan ko ang sinasabi niyang journal. Pero nagulat ako. First page pa lang ay may mga kakaiba ng drawing doon. Gulat na gulat ako, Mama Mia, na parabang gusto kong bitawan ang hawak-hawak ko na journal. Mama Mia, yung mga drawings kasi doon ay mga malalaswang drawings po. Natawa pa siya sa reaction ko. Ano ka ba naman, Carl? Bakit ganyan yung reaction mo? Tawa niya. Eh, kasi nakakagulat to eh. Well, yan ang isa sa mga hobby ko. Ngayon mo lang nalaman, no? Mahilig akong mag-draw ng mga ganyan. Ng mga ganito? Pakikipagtalik? Tanong ko. Oo. Napansin ko kasi hindi masyadong maraming artist ang gumagawa niyan eh. Pero natatakot ako. Natatakot akong mag-publish ng mga ganyan. Natatakot din akong dalhin yan sa school. Baka ma-judge nila ako eh, sabi niya. Mama Mia, tumahimik na lang ako pero ang totoo ay medyo na-judge ko naman talaga siya nung mga panahon na yon. Kakaiba siyang babae. Ngayon lang ako nakakilala at nakakita ng babaeng ganon. Sa dami-dami ba naman ang mga babaeng naging kaibigan ko noon, lalo na nung kasagsagan pa ng panunukso sa akin bilang bakla. Wala po talaga akong nakita na katulad ni Tessa. Sige na, buksan mo na, basahin mo ng mga nakalagay dyan. Mama Mia, inumpisahan ko na ngang basahin ang journal niya at mas lalo akong nagulat. Hindi ko alam kung journal ba talaga ang tawag doon. Pero ang nakalagay doon, Mama Mia, ay ang mga sexual fantasy ni Tessa. Nagtanong pa talaga ako nung matapos ko ang isang page kung nangyari ba yun sa kanya. Nangyari ba to sa'yo? Tanong ko. Hindi. Hindi naman nangyayari sa akin yan eh. Pero ang totoo niyan, Carl, hindi na ako virgin. Pero yung mga nakasulat dyan, hindi yan mga karanasan ko. Kundi, mga fantasy ko. Fantasy mo? Oo, mga fantasy ko sa mga pwedeng mangyari sa akin. Mama Mia, napaatras na lang ako nung maramdaman kong parang lumapit siya sa akin. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang headboard sa kanyang kama. At wala na akong mataguan pa o maatrasan pa. Carl, tanong ko lang sa'yo. Naaasiwa ka ba sa akin? Tanong niya.
Hindi naman. Pero hindi kasi ako komportable sa ganito. Pasensya ka na ha, sabi ko. Ayos lang yun. Pero wala ka ba talagang karanasan? Wala eh. Pasensya ka na talaga, sabi ko ulit. Gusto mo bang turuan kita, Carl? Ah, ano? Naku, hindi naman. Nagtanong ka eh, kaya sinagot ko. Pero bago pa ako makapagsalita ng dagdag, Mama Mia, ay bigla na lang inilapit ni Tessa sa akin ang kanyang labi at hinalikan ako. Medyo tinulak ko pa siya ng una. Tessa, teka nga, sabi ko. Huwag ka na ngang magpakipot, Carl. Kung ayaw mo, kung bakla ka, pwede mo namang aminin sa akin. Pero tingin ko talaga hindi ka bakla eh, sabi niya. Hindi naman talaga. O kung hindi, patunayan mo. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ewan ko ba kung anong demonyo ang lumukob sa akin nung mga panahon na yon at ako na ang biglang kumabig sa kanya para mahalikan ang kanyang mga labi. At noong naghalikan na nga kami, Mama Mia, dun ko na pagtanto na magaling pala talaga sa halikan ng girlfriend ko. Hindi ko na lang namamalayan na nadadala na ako, Mama Mia. Hindi ko na lang namamalayan na napapaungol na ako sa tuwing hinahalikan niya ako. Hanggang sa bumaba ang mga halik ni Tessa. Pumunta sa aking pisngi, sa aking jawline, hanggang sa aking lieg at sa likod ng aking tenga. Mama Mia, hanggang sa itinaas na niya ang suot kong t-shirt. Ako naman ay itinaas din ang aking mga kamay para malaya ko ng o malaya nang matanggal ni Tessa ng tuluyan ang suot ko. Pababa ng pababa ang kanyang halik. Sa aking dibdib, lumatay patungo sa aking tiyan. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay siya na ang nagbukas ng aking sinturon. Nung una ay pinigilan ko pa siya. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ito raw ang tanging paraan para mapatunayan ko sa kanya na hindi talaga ako bakla. Dahil ang totoo daw ay hindi na rin siya sigurado sa akin. At dahil mahal na mahal ko si Tessa, Mama Mia, gusto kong patunayan sa kanyang pagkalalaki ko, kaya naman hinayaan ko na siyang hubarin ang lahat ng suot ko. Nako, sayang talaga to pag naging bakla. Sabi niya nung makita na niya ang aking pagkalalaki. Ako naman ay biglang nahiya. Hindi ko alam pero pakiramdam ko noon ay parang ako ang babae sa aming dalawa. Pagkatapos ay hinalikan ulit ako ni Tessa. Mama Mia, hinawakan niya ako sa lahat ng parte ng katawan ko. At yun ang unang pagkakataon na may babaeng nakahawak sa akin. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko at nailabas ko na ang hindi ko pa dapat mailabas. Tumawa si Tessa at nagsorry naman ako. Sabi niya ayos lang daw at normal lang daw yun dahil first time ko pa. Sabi pa niya, Mama Mia, maliligo daw muna siya at sabayan ko raw siya. Sabi ko, wag na. Sige na, Carl. Hindi naman talaga uuwi ang mga magulang ko. At isa pa, ikaw lang ba ang masaya ngayong gabi? Dapat ako din, sabi niya. Hindi ko talaga nakikilala ang babaeng kasama ko ngayon, Mama Mia. Ang totoo, ang tesang kilala ko ay medyo mahinhin, medyo tipid at medyo ayaw ng mga lalaki. Ewan ko ba kung bakit naging ganito si Tessa. Pero nung naiisip ko na baka sa akin lang siya ganito, ay bigla naman pong tumaas ang libido ko. Kaya naman sinamahan ko na siya sa banyo. At noon ay nagsasabunan kaming dalawa, naghahalikan, naghahawakan. Pagkatapos ay lumabas kami at sa kwarto niya ulit kami tumuloy. Itinuloy namin ang aming ginagawa. Tinuruan pa ako ni Tessa, Mama Mia, kung papano siya paliligayahin. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa. At tunay nga ang kanyang sinabi. Hindi na siya virgin pero ayos lang naman sa akin yun. Wala namang problema. Hindi naman yun ang minahal ko kay Tessa at hindi naman yun ang habol ko sa kanya. Mahal ko siya. Yun lang ang importante. Kaya naman, Mama Mia, masayang masaya ako. Lalo pa nung umpisa nung araw na yun, ay araw-araw na halos na may nangyayari sa amin ni Tessa. Lalo na kapag wala ang mga magulang niya.
Yung mga magulang niya kasi may mga pagkakataon sa isang buwan na tatlong araw kung hindi umuwi. At kapag nangyayari yon ay sa kanila ako natutulog. Nagtatanong na ang nanay ko kung nasaan daw ako pero lagi ko na lang dinadahilan ay dahil sa nalalapit na akong graduate kaya marami ng requirements at marami na kaming group study. Naniwala naman ang nanay ko. Hanggang sa makagraduate na kaming dalawa ni Tessa Mama Mia. Pareho kaming nagtapos at pareho kaming masaya. Ako ay nag-review agad at nag-take agad ng board exam. Swerte naman na nakapasa ako. Nakahanap kaming dalawa ng trabaho sa amin. Masaya kami ni Tessa dahil naging kampante na rin ang mga magulang namin sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay sinabi na ng mga magulang ni Tessa na kailangan na raw naming magpakasal dalawa. Nagulat pa ako nung sinabi yon sa akin ng tatay niya nung dumalaw ako sa kanila. Nasa kwarto pa niya si Tessa noon at nagbibihis pa dahil magsisimba kami kasi araw yun ng Linggo. Po, bakit ka gulat na gulat, Carl? Ayaw mo bang pakasalan ang anak ko? Tanong ng papa niya. Di naman po sa ganun, pakakasalan ko naman po si Tessa. Ganun naman pala eh. Bakit patatagalin niyo pa, ibuntis na yung anak ko? Po? Gulat ko ulit na tanong. Wala kasi akong alam, Mama Mia. Nakita siya ng mama niya kanina. Pumasok ng banyo at may dalang supot kaya sinundan. Ayun, pregnancy test pala. At nung lumabas, yun, positive, magkakaanak na kayong dalawa. Mama Mia, hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko sa balitang yun. Masaya naman ako na magkakaanak kami ni Tessa pero parang hindi ko nagustuhan ang pagkakabalita sa akin. Dapat siguro si Tessa ang nagbalita sa akin, no? Pero hindi ko rin naman masisisi ang papa niya. Ama siya, Mama Mia. Kaya naman, parang responsibilidad niya at parang gustong-gusto niyang protektahan ang anak niya. At nung makalabas na nga si Tessa sa kwarto niya, ay tinanong ko siya. Babe, totoo bang sabi ng papa mo? Buntis ka? Papa, sinabi mo na. Dapat ngayon ko pa iso-surprise eh. Ano bang surprise-surprise? Pag-usapan niyo na ang kasal niyong dalawa. Gusto ko na makasal kayo bago pa yan lumoboy ang tiyan mo. Sabi ng papa niya. Kaya naman Mama Mia, hindi na kami natuloy noon sa pagsisimba, bagkos ay nag-usap na lang kami kasama ang kanyang mga magulang at pinapunta ko na rin sa bahay nila si Mama. Ang gusto nila ay madali ang kasal. Dahil ayaw raw ng kanyang mga magulang na lumaki ang tiyan ni Tessa at hindi pa ito nakakasal. Pwede namang sa West muna kayo magpakasal, sabi ng papa niya. At pagkatapos, kapag nakapanganak ka na, pwede na nating pag-usapan yung kasal sa simbahan. Ang gusto ko lang talaga ay makasal kayong dalawa, Carl. Opo, opo, sir. Ano bang sir? Papa na. Magiging anak ka na rin namin. Ganun lang kadali, Mama Mia. Wala pang isang buwan ng preparasyon, pag-attend ng mga seminars at kung ano-ano, ay nagpakasal na kaming dalawa ni Tessa. Doon na rin natapos ang bulung-bulungan sa aming baryo na bakla ako. Dahil nga, naikasal na ako sa isang magandang babae pa. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagsasama namin ni Tessa ay ipinanganak na niya ang aming panganay. Masayang masaya ako noon, Mama Mia, at masaya rin ang mama ko, pati na ang mga magulang ni Tessa. Pareho kasi kami ni Tessa na solong anak. Kaya naman sabik na sabik sila na magkaroon ng bata. Masaya kaming lahat, Mama Mia. Hanggang sa na-diagnose na may sakit sa puso ang anak ko. Mama Mia, parang nagmana yata ang anak ko sa akin. Ako rin naman ay may sakit sa puso pero hindi naman ganun kalala. Yung sa anak ko po ay medyo may pagkamalala kaya kailangan po ng halos buwan-buwang gamutan. Naubos na po ang aming sahod at syempre ang amin pong ipon. Nakitira na nga rin kami ulit sa mga magulang ni Tessa dahil yung bahay na inuupahan namin ay hindi na namin kakayanin. Lalo pa nung tumigil na si Tessa sa kanyang pagtatrabaho dahil inaalagaan na lang nito ang anak naming dalawa. Mama Mia, nahihirapan na ako noon financially. Hindi ko lang masyadong pinapahalata kay Tessa.
Nahihiya na rin ako sa mga magulang niya at sa mama ko kapag sa kanila kami umuutang, kapag kailangan na naman na dalhin sa ospital ang baby namin. Sure, meron namang insurance na under sa akin, pero hindi naman po yun kakasya. Wala pang isang buwan, Mama Mia, ay ubos na ang isang taong allowance ng insurance namin para sa anak ko. Kaya naman, nahihirapan talaga kami noon. Hanggang sa dumating ang punto, Mama Mia, na tinawagan ako ng dati kong kaklase. May opening daw kasi sa kumpanya nila sa Maynila. Malaki ang pasahod doon, Mama Mia. At ang sabi niya ay pwede raw akong makitira sa kanyang apartment para iwas na rin sa gastos. Mayaman kasi ang kaklase kong yun. Ang totoo niya ay isa sila sa mga may-ari nung kumpanyang yun. Sige na, Carl. Alam ko kasi medyo gipit ka ngayon. Talaga? Ano mo nasabi? Nag-chat na kasi kami ni Tessa nung nakaraang linggo at nabanggit niya sa akin yung problema niyo. Kaya naman, eto ako. Binibigyan ka ng pagkakataon. Yan ay kung gusto mo lang, sabi niya. Mama Mia, sinabi ko agad kay Tessa ang naging offer sa akin. Sa walang pag-aalinlangan ay pumayag naman si Tessa. Ang sabi niya ay kailangan daw talaga namin yon. Kaya naman, naging masaya ako, Mama Mia. Kahit na malungkot, syempre kasi mapapawalay ako sa aking mag-ina, ay masaya na rin ako dahil nagkakaroon na ng pag-asa na maipagpatuloy namin ang gamutan ng aming anak. Mama Mia, ang totoo niya ay ayoko talagang umalis. Ayokong mawalay sa aking mag-ina pero wala naman po akong magagawa. Wala akong magagawa dahil hindi naman ako mayaman. Kaya naman pumayag na ako sa gusto ni Johnny, yung aking kaklase. At nung makapasok na nga ako sa kumpanya nila, Mama Mia, tunay nga ang kanyang sinabi. Mas maganda ang perks doon. Mas maganda ang pasahod at may mga allowances pa. Yun nga lang, mas mahirap ang trabaho. Yun nga lang, mas maduguan at syempre, inaabot na kami ng madaling araw bago natatapos. Wala naman sigurong madaling trabaho at syempre sa mga bagay na ganito na malaki ang pasahod, mas malaki talaga ang dinedemand, Mama Mia, na oras. Kaya naman, sinabi ko na lang yun kay Tessa. At noon, Mama Mia, na pag-uusap namin na uuwi ako linggo-linggo ay naging isang beses na lang sa isang buwan. Hanggang sa mas naging busy pa kami at naging mas madalang pa yun. Hanggang sa naging isang beses na lang sa tatlong buwan. Pero naging maayos pa rin naman kay Tessa ang lahat, Mama Mia. Naging maayos at ang sabi niya ay wala naman daw problema dahil alam naman daw niya na naghahanap buhay lamang ako. Hanggang sa ang sabi ni Johnny, Mama Mia, ay mag-o-open daw sila ng branch ng kanilang kainan doon sa aming lugar. Pero hindi naman ako pwedeng ilipat doon dahil hindi naman po sa kainan ang trabaho ko. Engineering naman po ang kurso ko, Mama Mia. At sa malaking kumpanya nila ako nagtatrabaho. Ang totoo niyan, sinabihan ko si Johnny kung ayaw ba nilang magbukas ng opisina doon sa aming lugar dahil kapag nagkataon ay magpapa-assign ako doon. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay mukhang malabo yun. Ang mga restaurant at iba pa nilang mga kumpanya ang pwedeng magtayo sa aming lugar. Pero yung sa kanilang engineering at sa kanilang construction ay hindi raw pwede. Wala pa raw yun sa plano ngayon at malaki daw talaga ang puhunan na kakailanganin sa ganong uri ng negosyo. Mama Mia, nalungkot ako doon. Hanggang sa sinabi ni Johnny na papasok na rin daw sa restaurant doon si Tessa bilang manager. Naisip ko, Mama Mia, bakit kaya iiwan ni Tessa ang anak namin? Pero nagpaliwanag naman si Tessa sa akin. Ang sabi niya, mas kakayanin daw namin at mas bibilis daw ang aming pag-iipon kapag nagkaroon na siya ng kanyang trabaho. Umayag na rin ako, Mama Mia. Si Johnny ay ako na rin ang mag-isang nakatira sa kanyang apartment dahil siya ang inassign ng kanyang papa para sa mga openings doon sa lugar namin. Dalawang buwan din na hindi kami nagkita ni Johnny. At nung nagkita kami ulit ay masaya siyang ibinalita sa akin na mukhang okay na rin daw ang anak ko. Naging masaya naman ako, Mama Mia. Pero ang hindi po naging masaya para sa akin ay mula po nang nagkaroon ng trabaho ang asawa kong si Tessa
ay parang nawawalan na rin siya ng panahon sa akin. Ang totoo niyan, Mama Mia, kapag gabi, kapag nagbi-video call kami ni Tessa, ay nagkakaroon po kami ng mga malalaswang usapan. Kailangan po kasi talaga yun para sa aming relasyon. At syempre, may pangangailangan din kaming dalawa. Kaya lang, mula nung nagkatrabaho na si Tessa, Mama Mia, ay hindi na niya yun ginagawa sa akin. Kapag naman inaaya ko siya na mag-video ano kami, hindi naman po siya pumapayag dahil pagod raw siya. Pagod raw siya sa maghapon niyang trabaho. Ang totoo niyan, ay naiintindihan ko naman siya. Hindi naman siya sanay sa pagtatrabaho at naisip ko rin na siguro inaalagaan rin niya ang anak namin kaya mas mahirap talaga sa kanya. Sige, ayos lang yun, babe. Sige, pahinga ka na. Yan na lang lagi ang sinasabi ko sa kanya, Mama Mia, tuwing magagalit siya sa akin kapag inaaya ko siya sa ganun. Hanggang sa lumipas ang isa pang buwan at umuwi ako sa amin bilang bakasyon. Nag-leave ako ng 3 araw at pagkatapos may holiday pa yun, Mama Mia, kaya naman buong linggo talaga akong wala. Buong linggo kong makakasama ang aking mag-ina. Pero hindi rin pala yun nangyari. Kasi Mama Mia, si Tessa ay may trabaho. Sa kanyang trabaho bilang manager ng isang restaurant ay wala po talagang holiday-holiday. Kasi mas marami raw silang customers, lalo na kapag holiday at maraming oras ang mga tao para magliwaliw at mag-bonding. Kaya naman, ang nangyari lang ay ako na lang ang nag-alaga sa anak namin ni Tessa. Nakita kong medyo maayos-ayos na nga ang anak naming dalawa. Mama Mia, ang totoo niyan ay may nararamdaman na akong kakaiba noon kay Tessa. Pero hindi ko lang pinapahalata. Hindi ko lang sinasabi sa kanya at baka yun pa ang pag-awayan namin. Konting panahon lang nga lang ang pinagsasamahan naming dalawa ay amin pa ba yung pag-aawayan? Kaya naman sinabi ko na lang sa sarili ko na siguro wala lang to. Siguro meron lang talagang importanteng inaasikaso ang asawa ko at trabaho lang talaga ang lahat. Kapag naman gabi, Mama Mia, ay matagal kong umuwi si Tessa dahil matagal raw kapag nagsasara yung kaniyang restaurant na pinagtatrabahuan. Hindi ko alam, pero naisip ko noon, hindi ba't bilang isang manager ay meron ka naman sigurong perks? Hindi naman siguro ikaw lang ang nag-iisang manager para ikaw yung naka-duty mula sa pagbubukas hanggang sa pagsasara ng restaurant? Pero kapag tinatanong ko yun kay Tessa ay nagagalit naman siya kaya't iniiwasan ko na lang. Ang totoo niyan, Mama Mia, sa isang linggong pananatili ko doon sa lugar namin ay isang beses lang talaga may nangyari sa amin ni Tessa. At halos ako lang talaga ang kumikilos dahil siya ay nakahilata lang dahil sabi niya pagod siya. Hinahayaan lang niya ako na gamitin ang katawan niya. Ang totoo niyan, Mama Mia, nakapagparaos naman ako pero iba talaga. Ang sarap at syempre iba talaga kapag kayong dalawa ay into the action. Kaya lang si Tessa ay para namang kahoy na nag-aantay lang kung anong gagawin ko. Pero inintindi ko pa rin. Iniintindi ko pa rin siya dahil ganun ko siya kamahal, Mama Mia. Ang hindi ko alam ay ako na lang pala ang nagmamahal sa aming dalawa. Ang hindi ko alam ay ako na lang pala ang kumakapit sa relasyon naming dalawa ni Tessa. Isang araw, Mama Mia, isang linggo bago magpasko, ay nag-file ako ng leave. Emergency leave po yun dahil lang totoo, ang alam ni Tessa ay sa 23 pa ako makakauwi. Pero 18 pa lang ay nag-file na ako ng leave. Mama Mia, tinanong pa ako ng HR kung bakit daw. Ang sabi ko naman ay kailangan kong makasama ang aking mag-ina. Buti na lang at maganda naman ang performance ko sa trabaho, kaya naman pumayag na rin sila. Mama Mia, nung makarating ako sa amin, ay gulat na gulat ang mga magulang ni Tessa. Carl, ba't andito ka na? Akala ko ba sa 23 ka pa? Tanong ng mama niya. La po ma, napaagay. Isa pa, miss na miss ko na kayong lahat, lalo na tong anak ko at si Tessa. Niyakap naman ako ng anak ko, Mama Mia. Maliit na maliit pa siya noon. Si Tessa naman ay wala pa. Kaya naman umalis muna ako at ang sabi ko ay magsisimba ako.
Mama Mia, nung nasa simbahan na ako, ewan ko ba, pero bigla kong naisip, paano kaya kung sunduin ko na lang si Tessa sa kanyang pinagtatrabahuan? Kaya naman Mama Mia, dali-dali akong pumunta doon dahil mag-aalas 7 na noon ng gabi. Baka umuwi na ang asawa ko. Pagdating ko doon ay gulat na gulat ako, Mama Mia. Hindi pa nga ako nakakababa sa tricycle ay nakita ko na si Tessa na palabas ng restaurant at masayang masaya pa. May dala pang bulaklak. Mama Mia, sasalubungin ko na sana siya pero biglang may sumunod sa kanya at yumakap sa kanyang mga bewang. Gulat na gulat ako kung sino. Walang iba kundi si Johnny. Lumingon pa si Tessa sa kanya at nag-lips to lips pa silang dalawa, Mama Mia. Yun na ang hudyat ko para bumaba ng tricycle at magsisisigaw. Hayop! Hayop ka, Johnny! Sigaw ko hanggang sa tumakbo na nga ako at inambahan ko na siya ng aking kamao. Natumba naman si Johnny dahil sa lakas ng pagkakasuntok ko at sa gulat na kanyang naramdaman nung bigla niya akong makita. Gulat na gulat din si Tessa, Mama Mia. Ano ka ba? Bakit mo sinuntok si Johnny? Sabi ni Tessa nung makabawi na siya sa kanyang pagkagulat. Ako pa talaga ang tatanungin mo kung bakit ko siya sinuntok? Ikaw, bakit kayo naghahalikang dalawa at dito pa talaga sa labas? Pinangangalandakan niyo yung relasyon niyo. Sabi ko. Ano yun, Tessa? Tanong ko ulit nung walang ni isa sa kanilang dalawang nagsalita. Yun na yun, Johnny. Yun na yun, Carl. Sabi niya. Pagkatapos noon ay umalis siya, Mama Mia, at sumakay sa kotse ni Johnny. Si Johnny naman ay mabilis na pumasok sa driver's seat at saka pinaharurot yun ng takbo. Ako naman ay naiwan na natulala. Bakit ganun? Anong nangyari? Paulit-ulit kong tanong sa sarili ko. Sinasampal ko pa talaga ang sarili kong mukha, Mama Mia, para gisingin ang aking diwa kung sakali mang nananaginip ako. Pero hindi. Hindi pa naginip ang lahat. Tunay nga nang nangyari ang lahat, Mama Mia. Kaya naman mabilis akong umuwi. Pagka-uwi ko noon ay wala si Tessa. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ayokong sabihin sa kanyang mga magulang, Mama Mia, at baka mapagalitan pa si Tessa at baka mabugbog pa siya. Alam ko kasi na stricto masyado ang kanyang ama. Kaya naman may posibilidad na mabugbog siya, Mama Mia, kaya hindi ko na lang sinabi sa mga ito ang tungkol sa natuklasan ko. Hinantay ko si Tessa. Madaling araw na nung umuwi siya. Pumasok siya sa loob ng kwarto namin. Natutulog na rin ang anak ko noon sa kanyang kama. Mama Mia, tinanong ko si Tessa ng mahinahon. Kailan pa? Mag-iisang taon na, sabi niya. Mag-iisang taon? Ibig sabihin, mula nung pumasok ako sa kumpanya nila, nagkaroon na kayo ng relasyon? Kakaisang taon ko pa lang eh. Oo. Mula nga noon, lagi na kaming magka-chat dalawa. Kasi busy ka, diba? Busy ka sa trabaho mo at gabi lang tayo nakakapag-chat. Si Johnny din ang nagbibigay sa akin ng pera para sa gamutan ni Junior. Sabi niya, bakit di mo sinabi sa akin? At kapag sinabi ko ba sa'yo, Carl, may magagawa ka? Lagi ka namang wala. Pero Tessa, hindi ba? Ikaw naman ang pumayag para magtrabaho ako kina Johnny? Siguro matagal na kayong may relasyon, no? Siguro matagal nyo ng plano to na palayuin ako. Para nang sa ganun ay mapagbigyang laya yung mga kapritsyo nyo at mga katinyong dalawa. Mama Mia, paulit-ulit ko yung tinanong sa kanya hanggang sa sumigaw na siya. Oo, matagal na. Magka-chat kami mula pa nung nabuntis mo ko. Pero hanggang dun lang naman yun eh. Kaya lang, nahulog ako sa kanya, Carl. Mabait siya. Alagang-alaga niya ako. Hindi siya nagkukulang sa akin. Anong alagang-alaga? Yun bang sinasakay ka sa kotse? Yun bang pag-aalaga ang sinasabi mo? Nagsisigawan na kami noon, Mama Mia, at nagising na rin ang mga tao sa bahay.
Nagising na ang kanyang mga magulang, pati na rin ang anak namin. Kinatok kami ng mga magulang niya sa loob ng kwarto at pinagbuksan naman sila ni Tessa. Sinigawan ko na si Tessa at sinabi ko na sa mga magulang niya ang mga nangyayari. Tumawa din si Tessa, Mama Mia. At ano sa tingin mo? Ikaw ang kakampihan ng mga magulang ko? Eh matagal na nilang alam ang tungkol sa amin ni Johnny eh. Sabi niya. Alam mo ba, Mama Mia? Halos triple po ang sakit na naramdaman ko noon. Parang pinagkaisahan ako ng pamilya ni Tessa. Parang pinagkaisahan nila akong lahat at niloko. Totoo ba, Ma? Pa? Matagal niyo nang alam? Tanong ko. Oo, Johnny. At oo, Carl. At si Johnny din ang nagbigay sa amin ng puhunan para sa talyer. Si Johnny din ang tumulong sa amin nung ma-stroke ako. Mama Mia, alam ko noon na na-stroke ang biyanan kong lalaki, pero ang sabi naman nila sa akin ay meron daw silang perang pampagamot. Hindi ko naman alam na galing pala sa kabit ng asawa ko yung pera. At hindi ko naman alam na lahat pala sila ay kakuntsaba. Pati pala anak ko, Mama Mia, ay kilalang kilala rin si Johnny dahil kung minsan ay doon din ito natutulog sa bahay ni Natessa. Sa galit ko ay sumisigaw na ako noon. Halos masuntok ko na ang pader. Hindi ko na namamalayan, Mama Mia, at hindi na namin namamalayan na inaatake na pala ng sakit ang anak ko noon dahil sa sobrang pagsisigawan naming apat. Hanggang sa bumagsak na lang bigla ang anak ko sa sahig. Doon ay nahimasmasan kaming lahat. Agad naming isinugod si Junior sa ospital. Mama Mia, agad namang nakoma ang anak ko. Hanggang sa 3 araw lang ang kanyang tinagal at nawala rin siya sa mundo. Masakit, Mama Mia. Napakasakit na halos sabay nawala sa akin ang aking mag-ina. Galit na galit pa sa akin noon si Tessa at ako ang sinisisi sa pagkamatay ng anak namin. Dahil masyado raw akong matapang noon at sumisigaw, kaya raw gulat ang anak ko. Kaya raw na overwhelm ang emotion niya, kaya inatake siya sa sakit niya sa puso. Alam mo ba, Mama Mia, maging ako, parang sinisi ko rin ang sarili ko noon. Parang sinisi ko rin ang sarili ko sa nangyari sa anak ko. Umalis ako sa bahay ni Natessa dahil ayaw na niyang makipagbalikan sa akin. Ang totoo niyan, kung hindi pa dahil sa mama ko, ay hindi ako makakasama sa paglibing at sa lamay ng anak ko. Buti na lang talaga at nandun ang mama ko. Siya ang nagbanta sa mga magulang ni Tessa at kay Tessa. Nae-eskandalohin niya ang mga ito kapag hindi ako pinasilip sa burol ng anak ko at sa lamay nito at syempre pati na rin sa paglibing. Nung mailibing na nga ang anak ko, Mama Mia, ay tuluyan na akong nag-resign sa pinagtatrabahuan ko. Ayoko kasi na para bang nasa kumpanya pa ako ni na Johnny habang siya naman ay nasa asawa ko at kinakalantari si Tessa. Mama Mia, ilang beses din akong nagmakaawa noon kay Tessa na balikan niya ako. Ilang beses din akong nagmakaawa na ako na lang ang piliin niya at kakalimutan ko lahat ng pagkakamali niya at mag-uumpisa kaming dalawa. Pero ang sabi ni Tessa, wala na raw dahil sira na raw ang lahat sa amin. Ayaw na rin daw niya akong makasama at hindi na raw siya masaya sa piling ko. Masakit, Mama Mia. Masakit na tuluyan na akong iniwanan ni Tessa. Napakasakit na ang dating masaya naming relasyon, ngayon ay nagtapos na. Siguro nga, Mama Mia, yung mga pantasyang nilagay ni Tessa sa kanyang journal, yun talaga ang gusto niyang ma-achieve sa buhay niya. At siguro nga hindi ko kayang ibigay yun. Masyado kasi akong marespetong lalaki. Masyado akong marespeto sa kanya na hindi ko kayang babuyin ang katawan niya. Siguro yun ang ginagawa ni Johnny. Alam mo ba, Mama Mia, na patimbagang na lang ako kapag naaalala ko ang mga isinulat niya sa journal niya at kapag naiisip kong ginagawa nila yung dalawa. Yun po ang pinakamalungkot na Pasko at bagong taon sa akin. Sabay na nawala ang aking mag-ina. Mama Mia, ilang araw at ilang linggo din akong nagmukmuk sa bahay. Umiiyak, umiinom, hindi na halos kumakain. Yung mama ko ay umiiyak din palagi kapag nakikita niya ang sitwasyon ko. Lagi niyang sinasabi na hindi raw niya ako pinalaki,
pinag-aral at pinagtapos para maging ganun lang at patapon lang ang buhay dahil sa isang babae. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay may binigay sa akin na flyers ang mama ko. Flyers po yun ng hiring sa mga engineer para sa abroad. Sinubukan kong mag-apply at buti na lang at natanggap naman agad ako. Nung natanggap ako, Mama Mia, ay agad ko ring inasikaso ang aking visa at syempre ang lahat ng kailangan kong papeles. Sabi ko noon sa sarili ko, baka sa ibang bansa ako makakapag-move on. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Sa ibang bansa nga ako naging okay. Hindi man agad-agad, pero unti-unti, Mama Mia, ay nakalimutan ko na rin ang sakit na aking naramdaman. Nakalimutan ko na rin ang sakit ng pinaramdam sa akin ni Tessa. Hanggang sa naging okay na rin ako. Mama Mia, ngayon ay 5 taon na ang lumipas. 5 taon na mula nung mamatay ang anak ko at mula nung magkahiwalay kaming dalawa ni Tessa. Alam mo ba, Mama Mia, na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nagsa-celebrate ng Pasko at Bagong Taon? Dahil kapag tuwing sumasapit ang panahon na yun ay naaalala ko ang mga pinakamasasakit na nangyari sa akin. Pero nung makilala ko na si Pamela, dun, Mama Mia, parang unti-unti ay nawawala ang sakit. Unti-unti ay parang nagiging okay ako. Si Pamela po ngayon ang kasakasama ko sa buhay. Magkasama kami ngayon dito sa abroad, Mama Mia. Isa po siyang architect, samantalang ako ay engineer naman. Ang uling balita ko ay hindi rin nagkatuluyan si Johnny at si Tessa. Si Johnny raw kasi ay ikinasal na sa iba dahil nakabuntis daw ito. Si Tessa naman, Mama Mia, ay hindi ko na alam kung nasaan. Wala na rin akong balita dahil ang sabi ng mama ko ay mula nung naiskandalo daw sila dahil sa babae na nabuntisan ni Johnny, ay lumayas na raw sila sa barangay namin. Hindi rin nila alam kung saan nagpunta si Tessa at ang mga magulang niya. Mama Mia, sa ngayon ay pinag-iisipan ko na po na kapag nakauwi na ako ng Pilipinas ay ipapaanal ko na ang kasal naming dalawa ni Tessa. Dahil sigurado na ako ngayon kay Pamela. Sigurado ako, Mama Mia, na hindi siya katulad ni Tessa, na mamahalin niya ako ng walang pag-aalinlangan at na isa po siyang wife material, yung babaeng naiiwan sa bahay. Yung babaeng kahit hindi mo kamustahin, kahit maiwan mo na ilang oras, ay sigurado kang walang ibang kakalantariin. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming maraming salamat kung mababasa mo man at mapipili mo mang i-ere itong aking kwento. Lubos na gumagalang, Carl. Hi Carl! Nako, napakalungkot ng buhay mo pero at least ngayon ay okay ka na. Meron siguro talagang mga babaeng ganon na parang hindi nakakampante kapag wala yung kanilang mister o yung wala yung lalaking mahal nila. Laging naghahanap, kumbaga. Alam kong mali ang ginawa ni Tessa at sa kanyang ginawa, nasakripisyo pa pati anak nyo. Pero Carl, lahat naman ang nangyayari sa buhay natin. Kung ito man ay hindi maganda, kung ito man ay masalimuot, kung ito man ay masakit, lagi naman itong may maiiwang leksyon para sa atin. Naway mas natuto ka sa naging relasyon ninyo ni Tessa at ngayon sa relasyon ninyo ni Pamela ay maging mas mabuting ama ka kung sakali mang magkakaanak kayo at kung sakali mang magpapakasal kayong dalawa, mas maging mabuting asawa ka sa kanya. Maraming maraming salamat ulit sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Carl, alam mo na ang drill. Like and share. Pagkatapos, subscribe, click the notification bell. At syempre, huwag kalimutan na imukbang ang iba nating kwento. Marami na po tayong kwento dyan kasi 4 na season na po yan. Mukhang magpo-400 na po ang mga kwentong na i-upload natin. Kaya sana, kung hindi nyo pa napakinggan lahat, kung bago kayo sa channel na ito, sana pagbigyan niyo naman ako, pakinggan niyo yung iba kapag may oras kayo. Huwag niyo ring kakalimutan na pwede kayong mag-email ng sarili niyong kwento sa mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang magandang araw sa inyong lahat.